Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Ati pong simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po, ginugunita natin si San Martin ng Tours, isang obispo. Mga kapatid, lahat tayo tinitipo ng Panginoon at lahat tayo inaanyayahan na ating aminin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ati pong alalahanin ang ating mga nagawang mga kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno. At yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lumuha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin ay iyong kadakilaan na nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aguila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga simbahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo.
Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Honia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilalan ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawan natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway, sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-rapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pinakapagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap man sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang paras sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayong nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit sasaliksik ng Diyos sa inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga sa mga tao ay kasuklang-suklam sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ati pong papurihan ang ating pong Jesus Nazareno sa isang malakas na palakpak. Sa pagtatapos po ng linggong ito, sa 31 linggo sa karaniwang panahon, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagdadala po sa atin ng isang tanong. Ano po ang pinakamahalaga sa buhay natin? Ano po yung pinakamahalaga o mahalaga sa buhay natin? Siguro po ang mga sagot natin ay napakarami dahil lahat ng bagay at ang taglay natin ay mahalaga. Opo, lahat mahalaga. Lahat na biyaya ng Diyos at mayroon tayo, ito'y mahalaga na dapat natin pahalagahan sa buhay. Ngunit mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ng isang mahalagang katangian na taglay natin, na binibigay ng Diyos sa atin. Ano po ito? Ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. May tiwala ang Diyos sa ating lahat. Kung ganun mga kapatid, sa paningin ng ating Panginoon, lahat tayo ay katikatiwala at pinagkakatiwalaan ng lubos. Sa araw-araw ng buhay natin na kaloob ng Diyos, ito ay isang patunay na may tiwala ang Diyos sa atin. Dahil sa buhay natin, dito natin mapapatunayan kung tayo ba ay may tiwala o katiwala sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, ang pagiging isang katiwala ay magkakaroon lamang ito ng kaganapan sa ating pagkilos o paggalaw. Kaya mga kapatid, ano ang pinapahalagahan natin sa buhay natin? Kung tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, ano ang ating pinahalagahan sa buhay natin? Madaling sagutin ang tanong na ito. Sasabihin po natin, oo, gagawin ko lahat ng mabuti ayon sa ating Panginoon. Dahil ito naman talaga ang tunay na dapat makita sa akin upang ako'y maging tunay na katiwala ng Diyos. Mga kapatid, lubos ang tiwala ng Diyos sa atin. Pero sa maraming pagkakataon sa buhay natin, paano nga ba talaga tayo nabubuhay na nagtitiwala at katiwala ng Diyos?
Minsan po kasi, kung tayo ay pinagkakatiwalaan, nakakalimot tayo sa ating tungkulin sa buhay natin araw-araw. Oo, sasabihin po natin, entitled tayo na matanggap ko ito. Pero yung pagtanggap natin, mga kapatid, ito ay isang patunay na ikaw ay kaya mo, na ikaw ay pagkatiwalaan at ikaw din ay dapat magtiwala. Mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, tayo po ay pinapaalalahanan higit sa lahat ng ating ebanghelyo, ang katangian ng tiwala. Sa ating buhay, mga kapatid, tayo po sa ating kapwa-tao, tayo po ay nagtitiwala din. Pero pag nasira ang tiwala natin, talagang mahirap ibalik ito sa ating relasyon. Kaya pinapangalagaan at pahalagahan ang tiwalang ito. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa atin. Lahat tayo araw-araw ay ginagawang katiwala. Pero sana mga kapatid sa ating buhay, sa pagiging katiwala ng Diyos sa mga bagay-bagay na kaloob sa atin, huwag natin itong sayangin. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, ating narinig, kung sino ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At kung sino ang nandaraya sa maliit na bagay, ay mandaraya din sa malaking bagay. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na pagtanggap sa biyaya ng Diyos, tayo ba ay totoong katiwala o tayo ay mandaraya? Sa maraming pagkakataon o kahinaan natin sa buhay, lubos ang tiwala ng Diyos sa ating lahat. Pero minsan, tayo po ay nagiging mandaraya sa ating Panginoon. Tayo ay mandaraya sa ating ginagawa sa pagtanggap ng biyaya dahil hindi po natin lubos na pinapahalagahan ang mga ito sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ano ang dapat nating o ano ang mahalaga sa buhay natin? Kailangan natin malaman na dapat nating pahalagahan sa buhay natin, na dapat nating yakapin na pagising ko sa umaga, ako ay katiwala ng Diyos. Ako ay katiwala ng Diyos. May buong tiwala ang Diyos sa akin sa buong araw na ito. Kaya hindi ko sasayangin ang tiwalang ito na ipinagkakaloob sa akin. Dahil kung gano'n ang ating disposisyon sa ating buhay, mga kapatid, hindi may isip natin na dayain ang Diyos, na ating lustayin o ating gamitin sa hindi maayos ang kaloob sa atin. Dahil pinapahalagahan ko ang katangian na ibinigay sa akin ng Diyos. Mga kapatid, hindi sa mga bagay-bagay na mayroon tayo, nagkakamali tayo. Uulitin ko po, hindi po minsan sa mga bagay-bagay tayo nagkakamali, kundi tayo mismo nakakalimot sa ating katangian na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw, na tayo ay katiwala niya. At yung tiwalang ito, mga kapatid, dito nagbubunga ang kagandahang loob at totoong presensya ng Diyos sa ating kilos o galaw araw-araw. Dahil kung ito ang ating isa sa buhay, na tayo ay katiwala ng Diyos, magbubunga ito ng mabuti, hindi masama. Kaya mga kapatid, ito po ang nais ng Diyos sa atin araw-araw. Sa buong linggong ito, paano po natin tinangkilik ang pagiging katiwala ng Diyos sa mga bagay-bagay na ibinibigay niya at pinagkakaloob niya sa atin araw-araw? Totoo bang at tayo ay katiwala niya? Kaya nga po, sa bandang huli ng ating ebanghelyo ngayon, hindi mo kayang paglingkuran ng sabay ang Panginoon at kayamanan. Mga kapatid, minsan sa pinagkakatiwala sa atin, doon tayo nakatuon. Doon tayo nakatuon. Paano ito padamihin, pagyamanin, pasaganain,
Pero yung ating disposisyon na ito pala ay pinagkakatiwala lang sa akin para ako mapabuti araw-araw. Mga kapatid, ang mithiin po natin sa mundong ibabaw na ito ay magpakabanal, hindi magpayaman. Marami po sa atin, aminin po natin sa ating mga isipan, sa ating mga sarili-sarili, pinapahalagahan po natin ang mga bagay-bagay. Mga kapatid, kung pinapahalagahan natin ang pagkakatiwala sa atin ng Diyos, doon nagbubunga ang kabanalan. At susunod ang mga ito para tayo mapaayos at maging maayos ang buhay natin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwa ngayon, sa pagninilay natin ngayon, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay natin? Yung katangian na ibinibigay ng Diyos o yung ukaloob ng Diyos sa atin? Mga kapatid, hindi po natin pwedeng pagsabayin na paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Pero ang kayamanan, ito ay dapat gamitin. Ito ang pamamaraan upang tayo ay maging banal. Hindi maging sanhi upang tayo ay magkaroon ng kasalanan at mapawalay sa Kanya. Kaya po, lubos ang tiwala ng Diyos sa ating lahat. Lahat tayo, ang ating mga pagmumukhang ito, ay katikatiwala ng Panginoon araw-araw sa Kanyang kagandahang loob na ibinubuhos at ibinibigay sa sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, maging tunay tayong katiwala ng Diyos araw-araw. At kung ganun, doon tayo nagiging mayaman araw-araw at doon tayo makakasumpong ng tunay na kaharian o tahanan o kaligayahan ng buhay sa ating paglalakbay. Hindi dito, patungo sa Kanyang kaharian. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyayang magagamit para sa Kanyang kalwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat dapat sa Kanyang pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob ng mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na panalangin o mga intensyon. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag magtangay ng tukso ng salapi, bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo
Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa dugong ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita ni San Martin upang sa pumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, ni San Martin ay pinaparangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kailang inuukol, kaysa sa sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, San Martin ng Tours, at ang lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin lahat na tayo ay kanyang katiwala araw-araw sa kanyang biyayang ipinagkakaloob sa ating lahat. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapal ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
stay with me, Lord. Death, I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard.
Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong aming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila'y naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malapagdiriwang, humayo kay taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.